Ayan po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto ng ating pamalagawain. Ito po ang pakinig ng salita natin ng ilang Diyos. Kaya po inanyahan ko po kayong tumayo, mga minamahal, bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalapang Jesus na ito po'y dadalhin ang ating mga aral ng ating beloved ordinary preacher, Beloved Brother Ralph Blanco, M.M. Preacher. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher, Beloved Paul. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y magkaisang tumalangin. Dagkila po namin ang mga Diyos na mapanayan sa lahat. Muli, kami po ay dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya sa pangungunang dalangin aming kagalang-galang na malapastor, our beloved noble evangelist, Wildes, Trad Almeda, upang hilingin, malapangin niyo, ang paglangis, yung masalita, sa ganakin, wala po akong magagawa, malapangin, ikaw siya mangusap sa lahat, lang isa mo po, yung mga salitsil mo, lahat mga adlan, marilangan, and bind the power of darkness, demons of unbelief and doubts, cast out in Jesus' name. Hallelujah! 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 Sa pangalan niya, Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mga alpang. God bless you po, mga mahal. Makabalik po tayo sa inyo, ating mga upuan. Amen. Praise the Lord. At muli, mga minamahal, narito naman po tayo sa Christmas season. Amen. Praise the Lord. At talpakaligaya, mga minamahal. Yung ilan po sa atin, mga minamahal, nakakailang Pasko na. Amen. Sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Una din sa lahat, mga minamahal, tayo po'y nagpapaabot ng pinangmataas sa pagpupuri, paglasamba, pagluluwalhat. Isang Diyos na buhay, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God, Creator of the Universe. Our dearest Jesus, hallelujah, praise the Lord. We give double honor to our beloved noble pastor, evangelist, Wilde, Estrada Meta, the end time prophet of our loving God. A very pleasant afternoon po, and we love you so much po. Amin naman ginigal, mahal pastor, and also beloved, and Albusan Pastor Lina C. Almeda, beloved mama dear, and to all the beloved children of our beloved noble parents in the Lord, a very pleasant afternoon po. We love you so much po. Hallelujah. Glory to God. At sa lahat ng ating minamang kapatiran, buong Pilipinas, buong mundo, sa pinagpalang gawain ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At napakaliwanag, mga minamahal, sa ating pag-celebrate ng Christmas season, anong pinagmula ng ating mahal na Panginoon? Isang mahirap na angkan. From the tribe of Judah, mami na mahal, hindi marangya na pamilya ang pinagmula ng ating mahal na Panginoon. Isinilang sa sabsaban ang ating mahal na Panginoon. Napaka-humble ng pinagmula ng ating mahal na Panginoon. Kaya makikita po natin, mami na mahal, ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon ay hindi po pala political power ang pinag-usapan. Hindi carnal power. Subalit, mga minamahal, ang kapangyarihan na tinutukoy dito ng ating malamin ay spiritual na kapangyarihan. Subalit, anong nakita natin, mga minamahal, saan tayo hinubog ng ating reliyon, ng ating kinagisnang pananampalataya, bago dumating ang Church of the Living God, amin na mahal, saan tayo nahubog? Kung sino yung malakas, kung sino yung mayaman, kung sino yung makapangyarihan, maraming mga sundalo, amin na mahal, yun yung nandun sa kanya yung pabor ng Diyos. Amin na mahal. Kabaliktaran. Sa banal na kasulatan, amin na mahal, our dearest Jesus came as a humble servant. Alipin, mga minamahal. Not to serve, not to be served, but to serve. Para maglingkod, mga minamahal. Paglingkuran ng tao, ibigay ang buhay sa tao. Buong pagpakumbaba, mga minamahal. Pero ang ating mahal na Panginoon ay hari na mga hari. King of Kings, the Alpha and Omega, Almighty God, Creator of the Universe. Mga minamahal. Siya may likha ng lahat ng bagay. Walang makatatalo sa kapangyarihan ng ating malabay. And yet, one day, He came as a humble servant to serve mankind. Ibigay pa ang buhay. Higit pa sa alipin. Dahil walang alipin na magbubuwis ng buhay. Ang malabang Panginoon mismo, buhay niya ang binigay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya pakaisipin po natin, mga minamahal, magbulay-bulay tayo sa salita ng ating mahal na Panginoon. Napakalaking contradiction, mga minamahal. Nakita niyo, dumalaw rito yung leader ng reliyon. How many years ago yan, mga minamahal? Naku, from airport
Nakamedya na po yan, mga minamahal. Terrible. Bawat kanto yata, ina-announce nandito na. Grabe. Mga minamahal, eh, sila na po yung pinakamayaman eh. Yung leader na rin doon na sa kanila halos na lahat ng kayamanan ng mundo. Mga minamahal, ang karangyaan ng mundo na doon na sa kanila, mga minamahal. Oh. Sila yung kinikilala. Niluluran halos ng lahat ng tao. Lahat ng mga presidente ay lumuluhod sa kanila. Halos sambahin sila na katulad ng isang Diyos. Amin na mahal. Oh. Napakalayo, ano po, amin na mahal? Mula airport, bawat kanto ina-announce na nandito na, nandito na. Halos akala mo parang nasa langit na raw sila kapag nakita nila. Ano bang binigay nito, mga minamahal? Ha? Anong binigay nito? Nagturo na sambahin yung mga Diyos-Diyosan. Iyan nga number one, kinagagalitan ng ating malapit sa banal na kasulatan. Kaya ang mga Israelita nung araw nagkasalot-salot yung kanilang mga buhay dahil sumamba sila sa kinagagalitan ng ating mahal na Panginoon ng mga Diyos-Diyosan at mga rebulto. Ama, minamahal, subalit yun ang ating itinataas sa ating bansa. Oo, nandito na. Ha? Naka-bulletproof pa, ginastosan pa ng milyong-milyong salapi. Mga minamahal, at bawat kanto talagang pinupuri kung ano ang kanyang itsura, mga minamahal. Pinupuri nila, kala mo napakabanal. Ito po yung tinatawag na carnal power, political power, mga minamahal. Napakalayo sa ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na Panginoon, He came as a servant. Hinugasan pa ang mga paa ng kanyang mga disipulo. Iisa lang ang damit. Naglilibot para humayo at ihayag ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Para ang mga tao ay bumalik sa ating mahal na makapagsisi sa mga kasalanan. Amin na mahal. Ano pong sabi dito sa Luke chapter 22 verses 24 up to 26? Amin na mahal. Ang layo po, napakalayo. As far as the east is from the west. Amin na mahal. Ang reliyon natin talaga. Kaya nga sabi ng ating kagalang-galang mga pastor, Evangelist Wilde Estrada Ameda, ang reliyon ba ay naging pagpapala o salot? O sumpa? Amin na mahal. Ha? Naging sumpa. Dahil, ano ba? Nagbago ba ang mga tao? Natutas ba ang mga problema? Naghihimala ba ang ating mahal na Panginoon sa ating pagsamba? Sa mga inanyohang mga larawan, mga minamahal, doon sa tinuro ng leader ng reliyon, ating itinataas? Ha? Amin na mahal, ating po muna basahin. Lucas 22. Gospel. Christian. Luke chapter 22 verses 24 up to 26. And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest. And he said unto them, the kings of the Gentiles exercise lordship over them, and they that exercise authority upon them are called benefactors. But ye shall not be so. But he that is greatest among you, let him be as the younger, and he that is chief, as he hallelujah. That doth serve. Oh, hallelujah, hallelujah. Ito po si Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanatang 22, talatang 24 hanggang 26. At nagkaroon naman ng isang pagtatalo-talo sa gitna nila. Kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. At kanyang sinabi sa kanila, ang mga hari ng mga hintil ay napapanginoon sa kanila at ang mga may kapamahalaan sa kanila ay tinatawag ng mga tagapagpala. Datapwat sa inyo hindi gayon, kundi bagkos ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. Amen. Palapakan po natin na ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya nga may Christmas. Amen. Kaya sinebrate natin ang Christmas pagsilang ng ating mahal na Panginoon. Amin na mahal, as a servant. Ah, hindi yung magaling ako, matalino ko, malakas ako, mayaman ako. Hindi po, amin na mahal. Ah, ito po ang pinag-usapan po dito, yung pagpapakumbaba, bumaba sa lupa, iniwan ang kanyang marangyang kalalagayan sa kalangitan, kapangyarihan, hinubad ng ating mahal ng Philippians chapter 2 verses 5 up to 8. Amin na mahal,
pagpapakumbaba ang loob. Hindi pagmamataas. Hindi pagmamagaling. Oh, hallelujah! What a perfect example ating napakabait na Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Ating basahin, maminamahal. The book of Philippians chapter 2, verses 5 to 8. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Oh, hallelujah, hallelujah. Dito po sa Filipos, Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 8. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panagnan ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos hinubad niya ito at na ngayong alipin at nakitulad sa mga tao. At palibasa'y nasupungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Hallelujah, at nangasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan, sa cross. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amin na mahal, hindi sinabi ng ating mahal na pinumabayan, ako ang Diyos, ha? Ako ang Diyos ng katawang tao. Sambahin niyo ako. Oh? Amin na mahal, hindi. Hindi nga nagpakilala ang ating mahal na Panginoon. Amin na mahal. Siya ay puro pagpapakumbabang loob. He obeyed Father, the Father, bilang tao. Sabad siya po ay naging tao. Maminamahal, nagkatawang tao para maging example, maging perfect example. Maminamahal, kung ikay maging tunay na Kristiyano, you will be Christ-like, katulad ni Kristo. Hindi nagmamataas sa kanyang sarili. Aminamahal, wala. Ha? Wala nga rank ang ating mahal na Panginoon eh. Kaya inalimura ang ating mahal na Panginoon. Pinagwikhaan ang kung ano ang masasakit na mga salita, masasamang mga salita, mga kasinungalingang mga salita. And yet, nandoon ang kapangyarihan. Gumagaling ang mga karamdaman, ketong, cancer, lahat ng mga sakit, gumagaling, nagbabago ang mga tao na lumalapit sa ating mahal na Panginoon. Nandoon ang kapangyarihan, spiritual power. Amin na mahal. Pero nandoon yung righteousness. The kingdom of God is not in meat and drink. Righteousness and peace in the Holy Ghost, kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, katwiran naggagaling sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ano nakita natin sa reliyon? Napakalayo, mga minamahal. Marangya nga, makapangyarihan nga, lahat nga, mga tao halos magbaho sa kanila. Napakagrabing jampak ang luneta. Gumaling ba? Nalutas ba ang problema? Anong nangyari, mga minamahal? Sumabog ang pinatubo. Galit ng ating mahal na Panginoon dumating. Amen? Hindi pagpapala. Mga minamahal, sumpa ang dumarating. Amen? Amin naman. Yung tinataas, sabi nga, huwag mo itaas ang tao. Ang ating mahal na Panginoon, papurihan, purihin ang ating dakilang Diyos, ang kanyang kapangyarihan. Nagpakababa ang ating mahal na Panginoon, even unto death. Amin na mahal. Yes, siya po naging halimbawa ng mga disipulo. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, naging halimbawa. Amin na mahal. Ng mga sumunod ng mga Kristiyano, handang mamatay para sa ating mahal na Panginoon. Handang usigin hanggang pagwikaan ng kahit anong masasamang mga salita sabalit naroon ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, namatay ang ating beloved Paul, St. Paul, St. Peter, they were persecuted unto death. Yung mga naunang mga Kristiyano, sila po ay pinapakain sa mga mababangis na mga animals, mga leon. Sila po'y tinutorture, mga minamahal, para lang tumigil sa pangaral ng salita ng Diyos. They were crucified. They're imprisoned, mga minamahal. Yan ang mga totoong lingkod ng ating mahal na Panginoon. Handang ibuhay isang buhay para sa ating mahal na Panginoon. Para sa katotohanan, para mga tao'y maligtas at magmana ng buhay na walang gan. Para mga tao'y makapanumbalik sa pagsisisi. Amen. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Hindi yung paamin-aminin mo. Mga tao naman di nagbabago. Amin na mahal. Wala silang mapangawakan na problema na sila nasa katotohanan. Sila'y tagalangit. Basta langit kayo. Kahit magkasala kayo dyan. Basta mga umpisal lang kayo. Paulit-ulit na mga umpisal. Amin na mahal. Ganun ba? Amin na mahal. Tinuro ng ating mahal na Panginoon. After that, you have receive the Spirit of God, Acts chapter 1, verse 8. Magkaroon ka ng kapangyarihan, masusunod mo na ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Ika'y makahulagpos na sa kasalanan, vicious cycle. Amin na mahal, mag-umpisa, magkasala ulit, paulit-ulit. Ano pong sabi ng isa? Amin na mahal, nag-umpisal. O, sige, itong gawin mo, sabi ni Padre. O, manalangin ka nito, ganito, tatlong ganito, dalawang ganito, etc. Ay, Padre, dagdagan mo na. Ay, bakit naman? Kasi may nanakawin akong kalabaw ng kapitbahay ko. Terrible. Hindi makalaya sa kasalanan, mga minamahal. Walang kapangyarihan. Oh, hallelujah. 1 Corinthians chapter 4, verse 20. The kingdom of God is not in word. Hindi sa salita. Puro salita. Oh, magbago na kayo. Huwag na kayong magnakaw. Huwag na kayong magsinungaling. Pero lahat yon ginagawa niya. Amen? It's hypocrisy. Basahin po natin mga minamahal, 1 Corinthians chapter 4, verse 20. First book of the Corinthians chapter 4, verse 20. For the kingdom of God is not in word, but in power. Unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 20. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Basahin niyo lang po sa bahay niyo, mamaya naman napakahaba. Romans chapter 1, verses 18 up to 32. Yan ang dahilan. Bakit sinugo ng ating mahal na kanyang propeta para ipangaral ang katotohanan na iwaksin na ang mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosa dahil salot ang dala. Sumpa ang dala. Hindi ka magpapalain, hindi ka tutugunin sa panalangin, ikaw ay manatili sa iyong makasalanang kalagayan at kapag ikaw ay namatay sa mga lindol, pestilence, earthquakes, wars, kapag ikaw ay namatay, tuloy-tuloy ka na doon sa impyerno. Kasi wala kang Espiritu ng Diyos. Amin mahal, ang tinuro, sambahin mo ang mga inanyo lang mga larawan. But God is a Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. Siya ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hindi sa kasunungalingan. Amen? Amin mahal, kaya sa Jesus Miracle Crusade, grabe ang mga panalangin. Tinutugon ng ating dakilang Diyos. Signs, wonders, and miracles. Gumagaling lahat ng uring karamdaman. Nalutas ang mga problema. Nagbago ang mga tao. Dahil may Espiritu ng Diyos eh. Yan ang Ebanghelyo. Maminamahal ka pangyarihan. Zechariah chapter 4 verse 6. Not by power, not by might, but by my Spirit, said the Lord. Magaling ka nga, makapangyarihan ka. Punong-puno ka ng sundalo, nakabantay sa iyo. Punong-puno ka ng kayamanan. Maminamahal. Ang kaluluwa mo, kumusta? Saan pupunta? What did they profit a man if he gains the whole world? Oh, buong kayamanan, sa iyo na, buong karangian ng mundo. Kapangyarihan ng mundo, nasa iyo na. Subalit ang iyong kaluluwa naman, pagdating ng panahon, itapon lang sa impyerno. Ay, nakakatakot. Salamat sa ating mahal na Panginoon. May matapang na sinugo ng ating mahal na Panginoon. Come what may, ibuhis ang buhay para sa katotohanan, sa Ebanghelyo. Oh, hallelujah. If it between life and death, sinuong lahat ng kahirap. 10 to 15 years ang buhay ng ating kagalang-galang mahal pastor, kagalang na assistant pastor. Mami na mahal, inuusig kaliwat ka ng binabato. Amin na mahal, sa kanilang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon.
Subalit hindi tumigil. Kahit anong kahirapan sinuong. Oh, hallelujah. Ito ang bunga. Milyon-milyon ng mga mananampalataya. Pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang mga himala, mga tandat kababalaghan. Nag-uumapaw sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi political power, hindi carnal power, spiritual power, love and power. Amen! Zechariah 4:6. At idugtong po natin ang 2 Timothy chapter 1, verse 7. The book of Zechariah chapter 4, verse 6. Then he answered and spake unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Amen. Praise the Lord. 2 Timothy 1, 7. Second book of Timothy, chapter 1, verse 7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Amen. Praise the Lord. God bless you sa Tagalog, kindly. Ito po sa Zechariah, Kabanatang 4, talatang 6. Na magkagayon siya'y sumagot at nagsalita sa akin na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zerubbabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mahukbo. Ikalawang Timoteo, kabanatang 1, talatang 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Anong binigay ng ating mahal na Panginoon? Espiritu ng pag-ibig at kapangyarihan. Amen! Kaya sa ating mga krusada, purihin ang ating mahal na Panginoon yung inasam-asam na maganap ng napakaraming mga ministry, mga minamahal, na mga ketong gumagaling, mga pilay, mga lumpol, tumatayo, mga cancer, pinagagaling na mahal, mga ketong inililinis ang ating mahal na Panginoon, mga drug addict, binabago ng ating dakilang Diyos, mga mamamatay tao, mga minamahal, binabago! Pinagkaluban ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon, sapat na riyan ang kapangyarihan, ang espiritu ng ating dakilang Diyos. Amin na mahal. Matthew 16:18, the gates of hell shall not prevail against the church of the living God. Dahil narito ang kapangyarihan eh. Amin na mahal, you can tread on serpents and scorpions or over all the power of the enemy and nothing shall by any hurt you. Manalangin ka sa may sakit, gagaling. Amin na mahal, makas out mo masasamang espiritu. Amen! Ang mga demonyo ang nanginginig sa takot sa iyo. Bilang tunay na anak ng Diyos, sapagkat ikay kabilang sa iglesia ng ating mahal na Panginoon na hindi kailanman niya mapagtagumpayan. Siya po ang natatakot, nanginginig sa takot. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ito na po yung pinangako ng ating mahal na Panginoon. Sabihin niyo, bakit namatay yung mga naunang mga disipulo? Hindi pa po, sabi ng ating kagalang-galang mahal pastor, hindi pa po yung Church of the Living God na pinangako. I will, ang sabi ng ating dakilang Diyos sa banal na kasulatan, I will build my church future. So yung panahon pa ng mga apostoles noon, hindi pa yun. Kailan? Ay, napakaliwanag. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Andito na ang true Church of the Living God. Na ito po anytime i-rapture ng ating mahal na Panginoon. A perfect church without blemish, without wrinkles, will be brought to heaven. Daniel chapter 7, verse 27. Amin na mahal. Ito na po mga minamahal. Lahat ng mga kingdoms ito sa daigdig, political, carnal ang power. Amin na mahal. Hanggang dito lang yan sa mundo. Subalit itong parating na universal kingdom. Amin na mahal. Ito po yon. The true church of the living God. Ito na po. Dumating na! Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Daniel chapter 7, verse 27. Di ba mga minamahal, grabe mga minamahal, napaka grabing kagalakan natin.
Yung binabasa natin mismo sa salita ng ating mahal na Panginoon, ito mismo tayo po yun. Nagaganap dito sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Pinangungunahan ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos. May pagsigawan mo sa buong mundo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Daniel chapter 7 verse 27. Rapid na po tayo magtapos. The book of Daniel chapter 7 verse 27. And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of Hallelujah. The Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey Him. Oh, hallelujah, hallelujah. Daniel kapitulo 7, versikulo 27. At ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit, mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod at tataliwa sa kanya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Nandito na po tayo sa mga huling araw. Mahuling panahon na talagang i-assert ng ating mahal na Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Ipakita na ng ating mahal na Panginoon. Amin naman. Lahat ng mga past na mga kingdoms dito, puro politika, puro carnal. Amin na mahal. But our weapons are not carnal. Yung pala, mami naman, ang kapangyarihan ng mga tunay manak ng Diyos, hindi carnal, but mighty. Makapangyarihan! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, dito po sa banal na kasulat, nakitang-kita po na po natin ang ebidensya. Sino po yan? Na ang kaharian ay ibibigay daw sa mga banal ng ating mga, the saints of God. Hallelujah. Tayo na pinagpala sa lahat ng pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Habang tayo po'y tumatayo, mami na mahal. We're so excited, mami na mahal, sa mga darating pang panahon. Habang tayo po'y naglingkod sa ating mahal na Panginoon, walang anumang sandata manaig laban sa iyo. Sandata ng kaaway ng ating mahal na Panginoon. Don't worry about it. Walang sinabi yan, mami na mahal. Sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, ay may propeta na ngar na buong katotohanan, nagbuwis ng buhay para sa katotohanan. Nalugod ang ating dakilang Diyos. Nagpagumpang lubos. Mami na mahal, in fasting and prayer, sacrifice, how many years? Oh, hallelujah. Kaya ito po ang naibunga. Tayo po na nakikinabang sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Binago tayo ng mahal na Panginoon. Pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Ating madalangin nakakabot sa trono ng ating mahal na Panginoon. Araw-araw, mga himala, hindi natatapos. Purihin ang ating mahal na Panginoon, higit at higit, araw-araw, hanggang sa magbabalik ng ating mahal na Panginoon habang tayo po'y maawit. Inanyayan po natin, mami na mahal, lahat ng abaguhan. Oh, hallelujah. Samahan niyo kami, mami na mahal, sa pag-akyat sa langit. Samahan niyo kami sa mga himala, sa mga tugon sa panalangin, sa kapayapaan at kagalakan, samahan niyo kami. Ito ang tunay na ebanghelyo. Hindi salita, kapangyarihan, pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Habang tinatawa ko lang po ating bilang, may bilang ko preacher, Father Joe. Pasalamatan, purihin natin ang iba sa magitan ng awitin ito. Thank you.
Yes, amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minahal, napakasarap damhin sa awitin na yan ang mensahe ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, mansyon ang tinutukoy dito na ang langit para sa mga banal. Mapalad po kayo mga bisita, mga baguhan. Ito ang tunay na gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Mararamdaman mo ang diwa ng Kapaskuhan ng Diyos na nagpakumbaba, ipinanganak sa pasabsaban, naparito siya upang ang bawat isa sa atin magkaroon ng kapayapaan at kasaganahan. Ibig sabihin, pag ikaw narito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, huwag kang bibigay, huwag kang bibitaw mga minamahal, dahil dito mararamdaman mo tila baga nasa maliit ka ng langit mga minamahal ko. Lahat yung dalangin mula sa langit, napakalayo, pinakikinggan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming tao ngayon nagsasaya. Pakainin nila ang kanilang katawan, ngunit may mga karamdaman, hindi nila alam kung paano gumaling. Dito, sa magitan ng tunay na katuruan, ng propeta ng Diyos, sumagana kaming lahat, lahat ng tinawag dito, sumisigaw at nagsasabing, purihin ang makapangyarihang Diyos. Narinig niyo po ang mga buhay na patotoo. Kaya nakita ng Diyos na marami na naghahanap sa Kanya. Marami na ang naligaw. Ito ngayon, dadalhin kayo sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. May kapangyarihan laban sa kaaway ng Diyos. Ngayong araw na ito, ang Diyos mismo ang nagdala sa inyo dito sa tunay na gawain. Kaya nga, narinig nyo ang mga buhay na patotoo, na totoo ang ating dakilang Diyos na buhay. May pakinabang pala ang maglingkod sa Diyos. Tapat siya pag ikaw ay totoong sasampalataya sa kanyang banal na pangalan. Kung papaano ang bawat mananampalataya, hindi lang po rito, sa bawat sulok ng daigdig, nariyan ang aming minamahal na mga kapatiran. Nagsasabi, sa anumang bansa, anumang lahi, ang Diyos namin ay buhay at makapangyarihan. Siya ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Kung kayo ay totoong sumampalataya, magsisi sa lahat ng kasalanan, at tanggapin niyo siya ngayon bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng inyong buhay. Isuko niya ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang kapalit niyan ay pagpapalang hindi masayot mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Meron pong apat na reglamento. The four requirements of salvation. Una po, kailangan mong sumampalataya. Faith, kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit, nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang pangalawa ay pagsisisi, repentance. Sa lahat ng ating mga kasalanan, kailangan pagsisihin ang lahat at iwanan ang makasalanang buhay at hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nais mong totoong magbago upang maging banal, matuwid, tutulungan Kanya. Hindi Kanya pababayaan ni hindi Kanya iiwanan. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Baptism in water in Jesus' name, mga minamahal. At ang pang-apat ay ang bautismo ng banal na Espiritu. Kapag ikaw ay nabautisman sa tubig, pinatawad ka na, malinis ka na, ang tawag sa iyo, banal. Kaya ang banal na Espiritu naman, yan ay regalo sa iyo ng mahal na Panginoon. Siya ang magbabautismo sa iyo ng kanyang banal na Espiritu.
Pag sumayo ang banal na Espiritu, ikaw na ang pinakamapalad na Kristiyano sa buong mundo. Bakit? Totoo po, ang Diyos ay lagi mong kasama hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya nga sinasabi po sa Gawa 2:38, Acts 2:38, mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya sa mga oras na ito, dalawang kamay itaas po ninyo bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kayo po yumuko at pumikit. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Hallelujah. Sabihin niyo po, dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay nagsisisi sa lahat ng nagawa kong pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Ama. Pinakamamahal na Panginoong Yesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus na aking tagapagligtas. Amen. Kami po ang manalangin sa inyo. Patuloy na makipag-ugnayan. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at ikinagalang na Malapastor Evangelista Wilde Almeda ang iyong huling propeta sa aming kapanahunan. Maraming salamat po, Diyos, sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Iligtas mo po sila, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Dalawa na po yung naisagawa. Kayo na sumampalataya at nagsisi. Huwag po kayong lumisan sa banal na gawain. Maging sa lugar po sa ating mga live webcast viewers, patuloy po, kailangan niyo pong magpabautismo. This is really mandatory. You must be born again. Kaya nga mga minamahal, ang gagawin natin pagkatapos mabautisman, magpapatuloy naman tayo. Dumalo ng dumalo. Makinig ng makinig upang ang ating pananampalataya ay lubos, dumating sa sukdulan. Ito ang pinakahamalagang kayamanan sa bawat tunay na Kristiyano. At magpatuloy po kayo lahat ng iyong mga pangangailangan, ang iyong mga dalangin, tutugunin yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya lang minsan may mga pagsubok, huwag kang mag-alala, kasama mo ang Diyos. Hindi Kanya pababayaan. Kaya anyayahan po natin ang ating mga kaibigan, ating mga kamag-anak, dalhin natin dito upang sila man din ay maligtas. Pagpalain po kayong lahat ng ating dakilang Diyos. Amen and amen. Praise the Lord. At mga minamahal, tayo dadako na sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick, ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Rap Blanco. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Joey.
Pagkaisa po tayong dumalangin, mga minamahal, magsisipo muna tayo bago po natin hilingin ang ating mga prayer requests, ating mahal na Panginoon. Mapagpala po namin Diyos na mapagpala sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unang dalangin ng aming beloved and noble pastor, evangelist, worldist, brother, meda, your end-time prophet, kami po ay nagpapangubat, nagsisisi, mahal po yung sa lahat ng aming pagkakasal, pagkukulang sa iyo, patawarin mo kami, mahal po yung natulungan mo kami, na aming pumasagawa lahat mo, mga kutusan, mahal po Panginoon. Upang maging handa sa kilang ano ang pagbabalik, mahal na Panginoon, at magamit mo rin po kami sa napakalawang mong gawain sa pagligtas pa ng marami pang kaluluwa, mahal na Panginoon, lahat na aming mahal sa buhay. Hallelujah, at ang magdakilang pasasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Nagkaloob ka ng totoo mong mga lingkod, minamahal ginagamal, Pastor, minamahal ginagasan, Pastor, ng halabong katotohanan, at ngayon tinatamasa namin ang totoong pinagpalang buhay, mahal na Panginoon. Hallelujah, buhay na sigurado at may katiyakan ng buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon. Hallelujah, at ang patuloy namin pinasalamatan sa iyong kalakasan, mahabang buhay. Amin na mga ginagama, Pastor, na all the beloved children at ang binubuhos mo na mapagpapalang spiritual, physical, material, pagpapalang umapaw sa buong sambayan ng ginagalang magulang sa iyo upang patuloy papanganan ng isang ebanghelyo sa buong kinapabaw ka magbabalik. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating malapit, mga minamahal. Ilehans po natin ating mga sarili. Isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan, may karamdaman. At isipin din po natin ating minamahal na malapit na naglehans sa lahat ng ating mga loved ones, sa lahat ng ating mga kapatiran, buong Pilipinas, buong mundo, may mahal. Banggitin nyo naman po, i-cast out po natin lahat masamang isipin ng karamdaman, problema, mga bisyo, di masamang cancer, leukemia, asthma, diabetes, AIDS, leprosy, COVID-19, all matter problems, financial problems, hallelujah, cast out, unbelief and doubts, money, victory, bread, last, confidence, materialism, ang kainang bumabalik, cast out, last of the eyes, last of the breath, pride will life, cast out, in Jesus' name, be healed, may blessed promise us so right now, in Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating malapit, mga minamahal. Pasalamatan natin at malapit, Panginoon, sapat lahat ng ating upper request. Ito'y tinuguna naman. Buli ng ating malapit, Panginoon, simulang kaparaanan. Dahil narito ang totoong propeta ng ating dakilang Diyos, ang panalangin ang kabut sa trono ng ating malapit, Panginoon. Amin, luwatiliin natin ang ating malapit sa magitan natin pagbanggit ng a million times sa pagpupuri sa ating malapit, Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Tatlong beses, mga minamahal, sabay luksot, sabay tumulit tayo. Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, dear Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, dear Jesus! And we love you so much, dear Jesus! Glory to God! Purihin ang ating mahal na Panginoon.